What's up mga ka-traders? Welcome back to our Traders Night Kwentuhan Live Session! Before we start, disclaimer muna tayo. This presentation is for educational purposes only. Final decision should be undertaken with your own due diligence. Use this strategy and trade it at your own risk. Ayan. Yan, good evening mga ka-traders. Good evening boss. Good evening. Good evening SG Traders. Good evening Sir Japet. Ayun, malupit ang guest natin ngayon, Sir Winning Trades. Uy, nawala siya. Hintayin muna natin mga sir, mga ma'am. Hintayin natin bumalik si Sir Japet, no? Nawawala siya ng signal. Ah, mukhang mahina yung ano, signal sa Pinas. Oo nga. Kailangan na ng ano, converge saka dito. Hi. Power, power. Yes. Shout out to Scary Newbie XD. Sa lahat ng mga gamers dyan, subscribe kayo kay Scary Newbie XD. Pakidikitan naman mga ka-traders. Power. Power. Good evening, ka farmer baker. Lol daw sabi niya, lol. Ayan na shout out mo ha. Ano ba nilalaro mo? Kwentuhan muna tayo mga ka-traders. Medyo mahina signal sa Pinas ngayon. Nahihirapan si ano si Sir Japet pumasok. Tatlong beses na siyang ano eh. Nag-ano. Naglalag or na ano. Bumibitaw sa StreamYard. Antay-antay muna saglit ha. Kwentuhan lang muna tayo. 'Yon, good vibes. Stock review na ba, boss? Excited na. Wang mukhang nagbenta ka na ata this week, ah. Kumita ba? Ka-farmer? Ka-trader, farmer, baker? Yun, stock review na ba daw? Sabi ni boss. Ah, tuloy-tuloy yung webinar natin eh. Nag-freshen up lang ako saglit. Okay lang yun. Merienda ka muna dyan. Oo nga. Kwentuhan to eh, no? So, ano lang tayo. Chill-chill lang. Tanong kayo kay ano? Handa kayo ng tanong about sa ano, stocks nyo kay ano, Sir Japet. Oo. Nag-work po siya sa PhilStocks, no? Yung guest natin. So, kung may mga tanong din kayo or kung may problem, kung may PhilStocks user kayo, may problema yung PhilStocks, kung nagahang, tanongin din natin or kung balak nyo mag-open, no? Yung analyst, alam nyo bang analyst si sir? So, na-interview siya sa mga ANC, yung mga yan. So, banata natin, no? Yung market outlook. Yes, tama, tama. Yung mga nirecon ng PhilStocks, tanungin natin, paano yan dumaan sa kanya? Paano niya ina-approve? Kung ano mga bias nila? Ano ba mga hawak ng stock? Dito, ano ba? GFC? Yun, tanong natin sa kanya. Yung mga ganyan. Good evening, Mr. J.
Shout out sa tropang 225. Eh, yun. Kapitbahay namin to. Sir Palmer. Si Moy-Moy, naiwan doon. Sa ano? Magdi-dinner lang daw siya. Tapos na. Magdi-dinner lang tapos daw. Tapos na. Oh, kumita ba? O, sanaw daw, oh. Ayun. Oh, tanong natin yan kay Sir Japet mamaya. Kung anong niya sa now. Ayun. Anong projection niya sa now? Ano tingin niya? Yun. Alamang, napag-aralan nila yan. Oo, oh, syempre. Antay-antay lang po saglit, ha? Kasi ano, mahina yung ano. Baka nag-restart pa ng PC. Baka. O nag-start ng router. Nag-restart ng router. O. O, sa mga ano pala, paki-like pala nung ano natin. Live stream natin. Oo, oh, pa-subscribe din kayo. Hey, Sir Winning Page. Subscribe din pala kayo. Malapit na, pito na lang. Pito na lang. Eto na yan. Power, power. Sir Winning Page, subscribe. 993, nakikita ko nga, boss. Ito yung yata yung sinasabi ni Moy Moy, no? Kahit mga ano, i-access kasi ni YouTube, no? Ni Google, no? Oh, may sakto lang kasi kanina eh nung in-apply ko. Sakto lang na ano, 1,000. Tapos nung dumating ako sa checking na niya, yun, bigla na lang nag-error. Pagtingin ko, oy, may nakita siguro. Di ba, ale, nandun na. Isang kembot na lang. Isang kembot na lang. Paano ba makasali sa virtual meeting ng ASM? Ng isang company. Yun, sige. Yun. Tanong natin yan mamaya kay Sir, ano, Japet. Nagre-restart lang siya, no? Kasi nawala siya ng signal. Yan, ayun na. Yun ang sabi niya, oh. Nandiyan na. Trying to log into StreamYard again. Ayan. Sana pumasok. Yun! Sir! Sir, okay, audio? Yes. Yun, power. Yun. Ang guest natin ngayon is Sir Japet, no? Hello. Sa PhilStox. Head analyst ng ano to, PhilStox. Medyo nagkaka-problems pa rin po. Okay lang, sir. Okay lang. Hopefully kumapit. Ah, kakapit yan. Dahil winter na tayo. Yes, hello. Good evening. Sir Japet, baka ano, maraming salamat po pala sa pag-ano nyo, no? Pag-accept ng invitation namin. Yes. Yun. Kapag pa-unlock nyo, sir. Oo nga. Sir Japet, kung mamarapatin, pakilala tayo ng... Yun. So, kamusta po tayo dyan? Yun. Power lang kami dito, sir. Excited kami sa inyo. Actually, may mga naka-line up na tanong, sir, oh. Pero kung mamarapatin, pakilala muna tayo ng konti para at least makilala tayo ng mga tagapanood natin. Welcome po. Yes, sir. Narinig ba tayo ni sir? Napuputol yata ulit. Maghang eh. Oh, but anyway, kakapit yan. So, nakapag-login na siya, no? Oo. Ngayon natin nakita na gaano kalala ang internet service sa Pinas, no? Oo. Grabe. Tapos sa Lunes, ganyan, Brads, no? IPO, nag-subscribe ka, no? Paano na? Eh di mga... OFW lang ang makakapag-trade.
Teka, so ang broker nila nasa ayun Pinas. Oy, power. Pinas, ayun. Good luck. Yun. Sir, oh, meron tayong watch from Dubai. Yun. Welcome. Good evening, good evening. Trader Rochi Bautista. Rochi Bautista. Anyway, kwento muna tayo habang hintay natin si sir. Ah, malakas pala ulan. Malakas kasi ulan ngayon dito. Ah, dahil bagyo. Bagyo ata, di ba? Na-tiyempo pa tayo. Uy. What's up, Katraders? Hi, Ma'am Jackie. What's up, what's up? Shout out kay Ma'am Jackie. Subscribe din po kayo kay Ma'am Jackie sa kanyang YouTube channel. Yun. Malupit mag-ano yan. Cooking ano content. Oo. Malupit din yung mister ni Ma'am Jackie magluto ng lechon. Oo. Yun. Hi. Yun. Sana magkalitin ulit tayo. Oo nga. Ano. Kaya subscribe kayo para maka-monetize na tayo. Oo nga. Ma'am Jackie, baka naman. Anyway, so, musta ang trade natin? Yun, si, ay, marami salamat, Sir Marvin. Ito, regular listener natin itong si Sir Marvin. Every weekly, TNK, kahit sinong nakalive sa ating dalawa, nanonood yan, Sir Marvin. Marami salamat, sir. Power, power. Masugid yan. Masugid yan. Sir Marvin. Yun, si Sir Jonathan. Trader Jonathan, good evening. Oh, so, bago yan. Kamusta pa yung si Sir Winning Trades, no? Meron niyang stock pick. Tuwing kailan ulit, boss? Sunday, buka. No? Release tayo. Every Sunday. Tapos, every Wednesday, meron kang midweek. Live. Midweek, yes. Nag-charting ka doon, di ba? Yun. Yun yung stock review natin. Stock review ng Wednesday, start stock reco ng Sunday night. Yun. For the coming week. Tama ba? Yung trade ng week. Yun. Tama. Yes, eto na ulit si Sir Javet. Yun. Yun. Ayun. Mas malinaw siya ngayon, Sir Japet. Pati yung video. Power siya. Power. La. Naghang. Sorry, inano ko. Ginalaw ko. Hello. Narinig yung audio niyo. Kasi naghang yung ano. Ayan na. Yes. Yun! Sir Japet, what do you think? I'm trying my phone. Yung phone ko yung tinatry ko this time. Ayaw sa laptop. Oh yeah, kahit sa phone lang, boss. Okay lang yan. Oo, pwede na yan. Mas klarong-klaro nga sa phone eh. Video mo. Palakas na lang siguro dati ng konti yung or patutok sa mic yung ano sir, yung ano natin para marinig tayo ng konti. Pero okay lang. So anyway, ulitin natin si Sir Japet is nag-work sa PhilStocks, no? Analyst siya. So tanungin natin siya sa lang pag okay na yung kanyang audio, tanungin natin agad. Saan na ba papunta si PSE until the last quarter of the year? At ano yung projection nila ng first quarter ng 2021. Yan. Lulog ulit. Or, yeah, I think need to turn off the laptop, no? Tapos, para yung signal, sa phone lang lahat. Grabe, no? Gapang. Yun, sabi ni Sir Marvin, oh. Siyempre naman, mga sir. Yan. Yung regular natin yan. Yun. So, kumita ba, sir? Kumita ba tayo? Yun, oh.
Yun, Batman and winning trades, malakas. Ayun, malakas. Malakas. Tayo na lang ang malakas. Yun, si Sir malakas. John Wick, regular din yan. Good evening, John Wick. Tay, antay lang po ha. Grabe ano, gapang internet sa Pinas dahil bagyo ata o ulan. Malakas ulan. So, bago tayo naghihintay, Sir Winning Trades, ano yung mga ano mo, stock pick mo last week? Oh, malakas yun. BPI. Oh. BPI, ano pa ba yun? Baita. Home. Baita. Home. Tsaka, ano ba yun? IMI, tsaka Maxes. Yun. Ba? Iba. Oh, parang, well. Parang binomba mo lahat yan, ha? Binomba natin lahat para hindi tayo mapahiya kay ano. Ayun, ang gusto ko. Okay, reko sabay sa traders natin. Yung nire-reko natin, binabay din natin, di ba? Para, ano yun? Instead, yun! Yun! Ayan! Yehey! Yehey, yes. Magalaw na si sir. Audio, yes, sir. Audio lang po. Okay na, sir? Narinig mo kami? Rinig? Ito, medyo okay siya ngayon. Okay, yun. Sige, sir. Dahil okay siya ngayon, tatanungin kita agad. Medyo nagiging choppy po. Oo, oh, may ulan daw dyan, tsaka bagyo, sir. Eh. Anyway, sir, habang okay siya, tatanungin na kita. Sir, ano ang outlook ng PSE this ang ano fourth quarter? Fourth quarter. Nako. Kailan tayo? Siya po ang head analyst ng PhilStocks, no? Kung sa call, meron tayong Miss April Tan. Pero naman tayong Japet ng PhilStocks. Yun! Malupet! Ayun, malakas ang power po, mga bossing. Na talaga. So, antay-antay muna tayo. Kwentuhan. May mga tanong ba kayo? At saka regular na nag-upload ng video rin si Sir Japet sa PhilStocks na YouTube channel nila. Tignan nyo doon, no, yung mga nagtuturo siya doon ng mga technique din sa YouTube ng PhilStocks. Tawag din eh, PhilStocks Guru. Yun, PhilStocks Guru. Nai-interview din siya doon. Yun. Ang next na tanong ko sa iyo, boss. Ano? Nagbenta ka na ba or nag-hold ka pa rin sa mga stock pick mo last week? Benta lang kaunti. Ayun. Pero konti lang. Take profit din, no? Pag may time. Konti lang, konti. Ay, correction lang pala, sorry. Siya yung senior research analyst. Siya yung senior, siya parang head na rin. Siya yung senior research. So, syempre, every broker yan, may mga reco yan, di ba? Diba? Pero isa siya sa senior. So, siya yung nag-approve. Yun. Ayun! Sir, parang nagbalik ka sa laptop, ah. Hello. Yun, balik sir. Laptop po ako. Palipat-lipat tayo ngayon. Sorry sir, nahabala ka namin. O dahil dyan sir, tatanungin na kita. Yung tinanong ko kanina. Yes. Sir, as an analyst, so ano yung outlook natin ng... Hindi, okay lang po. Ako nga po dapat yung humingi ng pasensya eh. Ay, wala po ka. Ano lang to, kwentuhan lang natin, no worries. Sir, ano yung outlook kaya ng PSE natin ngayong fourth quarter ng 2020?
Hello, sir? Narinig po ba? Parang hindi tayo narinig, sir. Try mo yung audio mo, Winning Trades. Hello. Sir, rinig niyo po ba kami? Okay. Yeah. Ah, delay lang. Ah, delay, delay, delay. Oh, sige, sige. Wala. Wala po. Walang audio. Okay, hello. Okay, yes, so sir. If I heard that right, outlook for the PSEI. Yes. Okay, so sa ngayon, nakikita naman natin na merong nabubuong optimism for the local market. And this is because of, yun nga, yung mga narratives about the reopening of the economy. Unti-unti nang nagbubukas yung ekonomiya ng bansa, nag-ease ng restrictions. So nagkakaroon na tayo ng mga parang unti-unti yung pag-travel, pinapayagan na, yung mga sales events sa mga malls, pinapayagan na rin. So all of these are contributing to the optimism towards the economy. Plus, ayun na nga, yung budget given, yung national budget given na naipasa na siya. Ay, sayang! Umiinit na eh! Pero nakita niya na yung pag-reply niya. Grabe, no? Tuloy-tuloy. The economy, pag-approve ng budget, alam na alam mong, alam niya sinasabi niya eh. Aral na aral, no? Kaya siya ang senior analyst eh. Bumitaw lang, Brands, mga sir. So, pagpasensya nyo na po ah. Pero tingin ko magiging juicy to. Kaya maganda kayo ng matinding katanungan. Kayang-kaya sagutin ni Sir Japheth yan. Nadelay lang pala yung tanong ko. Good evening. Good evening, Jimson De La Cruz. Yun, no? Sir Marvin, panalo. Tatlo yan sa pick ko, ah. Congrats, sir. Iba. Mukhang tinarakan din ni Sir Marvin. Yun. Paka naman. Paka naman dyan. Pakapin naman dyan. Yun, no? Maverick Garcia. Iba talaga si Sir. Pagdating analyst ang nag-comment, totoo naman yun. Oo. Kasi based on research talaga yung reply ng mga yan eh. Hindi personal bias eh. Diba? Based on data and analytics. Tama. Yun, may tanong si FOO tsaka yung IPO. Itanong din natin yan. Oo, maya. Sir. Balak nating itanong yan eh. Na bumitaw lang yung signal ni Sir. Oo. Pasensyaan nyo na po ha. Pero makukuha natin sa tiyagayan. Diba? Parang pag-trade lang din natin yan sa now at dito nung kasagsagan ng 7 tsaka 8. Tsaga-tsaga lang. Kinukuha sa tsaga. Yun. Ay, saan pala si Sir? Pinas po kayo, Sir Marvin? Yan na, ulit si Sir Japheth. Ayan na, yay! Ayan na. Yes! Welcome! That's Mike. Hello, sir. Hello po. Yun! Yun, bumilis na. Sorry, sir, ah. Lako na, bahala ka namin. Sorry, sorry. Anyway, sir, yun. Sinasabi mo na approve na yung budget ng Pinas. Nag-i-ease na yung or bumabalik na or nag-o-open na ulit yung mga businesses sa Pinas. So, medyo maganda yung outlook ng PSE. If I heard you right, sir. Hello, hello po. Hello po. Hello. Yun. Hopefully magtuloy-tuloy. Sobrang hirap. Sige, hey, sir. Okay lang yan. Mag-sorry. Grabe. Sorry. Sobrang sorry po. No worries, sir. No worries. Yes, sir. Tuloy natin yung kanina. So, na-approve na yung budget. Okay lang po.
So I guess maganda ang economy ng Pinas ng ano. So sir, next question ko na lang, baka mabumitaw uli. Yung IPO ng Converge, ano yung anong ano natin doon? View. Lang po natin. Medyo delay lang yung dating ng signal sa Pinas kasi tumatawid pa po ng dagat, no? Pagdating sa Pinas. Ano naman eh, umuulan, malakas daw ulan. Hello? Yes, sir. Okay, ayun. Ayun na nga. As I was saying a while ago, yun naman yung mga positive factors natin. Yung pag-reopen, yung pag-ease ng mga economic restrictions plus yung optimism na baka maipasa yung budget on time since naging okay naman na siya sa House of Representatives. And dadagdag mo pa doon, nakakikita tayo ng decline in the daily increase of COVID-19 cases. So moving forward, it could already be, we may already see brighter days ahead yun for the PSCI. Yun, brighter tomorrow. Yun. Power, power. Oh, sir. Next. Yung IPO ni Converge. Ano kaya yan mangyayari doon? Sabi ng iba, mabigat daw, overpriced, and so on. And since Converge is only internet provider, hindi naman siya telco eh, no? So, paano kaya yun, sir? Pero maganda nun, nasagot ni sir na kompleto niya yung PSE. So kung bumitaw, pagbalik niya, masasagot na niya yung Converge natin. Huwag kayong magalala, every balik niya, isang question. Yan. Sorry po ha, pero okay lang yan. Ano muna tayo? Relax, relax. Ilang viewer tayo ngayon, boss? 21 million. Yun! 21 million tayong viewers. Iba din. Iba ka talaga, boss. Iba ka talaga. Hindi. Matindi siya, no? Sir Japet. Daming ano. Oo nga eh. Mag-follow ka, Sir Japet. Yun, boss. May dumagdag na isa. Mm-hmm. Ako pa nagbomonitor ng subscriber mo. Wala, tinatype ko yung ano, question kay ano. Ayun, sige. Kay sir, ano. Yan. Yun. Ah, ang YouTube channel ko po ay Ocean 5 Trading. Ocean 5 Trading. Yun. Salamat po sa pagtatanong, Sir Maybrick. Sir Ja. Ayun, nandito na ulit si ating Sir Japet natin. Maglisten na nga, ibaba ko yung ano. Okay lang po. Okay lang, sir. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Yes. Converge IPO, sir. Anong view nyo? Naku. Bumita uli, mga darling. Bumita uli. Anyways, so balik tayo sa ano. So, kung gumaganda ng ekonomiya,
gumanda ang PSC. Meaning, ang mga blue chips natin, ang ganda ng galaw. So, oo, kaya nga, ilang days ang ano si... Tsaka yung foreign index buying ngayon. Natin. Oo, foreign buying na. 1, 2, 3, 4, 5. Five days tuloy-tuloy ang index eh. So, yun yung ano. Yan yung mga blue chips. Yan, pero tingin ko lang diyan talaga sa 6665 yan mahirapan. Anyway, personal view ko lang 'yon. So, 66. Yan. Yung mga mauunang tumugon sa 66. O pero sana maano, ma-close yung gap. Tama. Yung gap diyan eh. Although may hanggang December pa naman tayo, but going to end na yung October natin. So may mga at least 2 months pa no na sana mag-close to tayo ng 7, no? By the end of the mas year. Maganda yun. Mas malakas para, yun, no? Ano tayo? Para power yung 2021 natin, umpisa ng taon. Sana. Sana magtuloy-tuloy na. At ang risk pala, yung ano, election ngayon ng US. Alam ba election ng US? Isa pa yun. November... Yan. First week ba ng November? First week. Oh, yun. Yun, isang ano yun, kung mananalo ba ulit si Trump or matatalo si Trump. Yun, paghandaan nyo yun, mga ka-traders. Kung mananalo si Trump, maambunan ba tayo? Kung matalo si Trump, oh, yun. Maambunan ba Pilipinas? Anong mga stock na pasok, yun. Uy, pwede natin yung iano, itanong kay Sir Japheth, no? Oo. As ngayon, nagtitingin ako ng presidential poll, no? Lamang sinong, si, sinong ano, lamang? Si Biden ng konti. Oh. Ay, Sir Japheth! Yun? Ito yun ang Converge, sir. Anong masasabi nyo? Anong view nyo? Hello. Yes, hello, sir. Malinaw. Malinaw, ayun. Malinaw na ngayon. IPO ng Converge. Anong view niyo, sir? Okay na po ba? Okay na po. Yes. Clear po. Clear ang audio. Okay. Ayun. So, kamusta na po ba? Ayos naman. Ayos po. Ayos na. Converge ICT. Ayun. Converge ICT IPO, well, in my perspective kasi, it's quite overvalued. At 16.80 pesos, medyo mabigat po siya. Ayun. So if yung projected PE ratio ko sa kanya for 2020, it's already near 50 times. If you're going to compare this with the incumbent, kay Globite, kay PLDT, which is only playing at around 11 to 13 times, so medyo may kamahalan po siya. Converge ICT has a good story naman eh. I mean, yung fiber-based fixed broadband internet niya, it's okay. Plus, yun, nag-bang si sir. Ang maganda lang yun. Tama nga. So, halos lahat ng mga analyst, yun ang sinasabi. Overpriced. Overvalued. Ito pala yung PE niya. Ano, 15 o 50 times? 50. Oo. Taas. Parang ano. Pero sabi naman niya, naputol lang siya, maganda naman yung news niya kasi fiber, tsaka may growth. Kumbaga sa ano, parang pinactor. Tingin ko lang ha, personally lang ha, habang wala si sir. Pinactor in na agad yung growth niya ng maybe let's say 3 or 5 years growth. Tapos kiniin na agad doon. Parang hinabol mo na agad yung presyo. Wala na nga. Kaya masyadong mahal. Mahal. Hindi, kasi kailangan nila ng ano eh. Pang-capital. Saka pang-bayad utang ata. Ayun ang problema. Hindi ko nabasa yung ano. Hindi ko nabasa yung prospectus. Tsaka nag-backout yata yung isang foreign investor. No? Although sa Pinas, naka-converge kami. Okay naman. Malakas naman siya. Yun nga, malakas nga daw. Ang ano lang naman sa Converge, yung support nila. Dahil bago pa lang,
nangangapa pa sa support. Oo. Pero pagdating naman sa ano, sa internet connection, malakas naman daw. Yung ano lang daw yung problema, yung pag una installation, ganun. Pila-pila daw yung scheduling. Oo. So yun daw yung problema. Tsaka pag example masiraan o maano, may something na ano problem sa connection nyo, yun yung support daw. Kasi konti pa siguro ng tao. Oh, konti pa. Nag-overwhelm kasi yung connection na mga new collection nung nag-lockdown. Oh. So, dahil naiinis sila. Wala sa connection nila kinikita nila lahat dahil ano eh, lockdown eh. Walang choice eh. Sila lang kailangan. So, yun. Intindihan na lang kung baga. Pero maganda sana. Maganda eh. Kaso, nilakihan nila ng presyo eh. Yun yung ano dyan. So, strategy nila sana yung mga less than 10 or ano. So, maganda sana. Or less than 5. No? Less than 5? Hindi. Mag-oversubscribe pa siguro yun. Mga ganun. Kasi yun nga lang. Konti lang makuha ng ano. Ng may-ari. Ayan. Ayun, si sir. Yes. Hi, sir. Ang tiyaga din ni Sir Jacket. Salamat, sir. Salamat. Kailangan na natin mag-converge or mag-dito. Mag-dito. Ayan. Sir, sige. Samantalain na natin habang okay yung signal mo. Yung Well, FOO, with ano naman, with Dito naman, we have yet to see. I mean, they have yet to release their commercial operations pa eh. Once they've released that, of course, it's already expected. Yes po? Hindi po, tuloy nyo lang, sir. Tuloy nyo lang, sir. Rinig po, sir. Hello, sir. Yes, tuloy nyo lang po. Tuloy nyo lang. Hello? Hello. Yes. Medyo delay lang yata yung button ng ano ng audio. Tuloy nyo lang po. With Dito, kailangan may batonahin muna sila, no? Hello? Yes. Ayun. Okay. With Dito naman, ayun, it has it has yet to release its commercial operations, and of course, expected na dyan is paghahandaan sila ni Globe at saka ni PLDT. And that's what we're already seeing right now. Both are into aggressive network expansion. In fact, PLDT plans to further improve its 5G services. So once Dito comes in, and the same goes for Converge ICT, once they both enter the competition, or once Dito enters the competition, and once Converge ICT further expands, it's going to be an uphill battle for the two. Kasi yun nga, hindi naman yan basta-basta isusuko nung duopoly. So it's going to be a tough battle for the telecommunication sector. But the bottom line is, given the tighter competition, it's going to be good for the consumers. Yun, gusto ko yun pa. Tapos sir, yung ano sir, yung capital, ano ba tawag niya? Infusion ng ano? Ay yung sa yung dito. Stock pala sa dito. Wala siya. Pero at least nasagot na niya. Sabi sa inyo eh, isang tanong, isang tag-in. Kawawa naman si sir. Tignan natin. Baka kung magtuloy-tuloy to, anong diskarte, sir, winning trade? Pasagot na lang natin yung FOO. Tingin mo? Oh, sige. Kiniin ko na rin sa ano eh. Private chat natin yung tanong niya. Sige, kung bumili ano, ka, pasagot tayo. Or i-type ko na sa FB. Oh, pwede. Okay, mayroon kayong mga tanong, ano, itanong nyo na agad para maano namin. Kasi mahirap yung ano nila, yung internet talaga sa Pinas ngayon. Maulan daw eh.
based dun sa sinabi ni ano ni Sir Japet, yung possibility na mag 6-6 muna, pwede 'yon. Pwede 'yon kasi ano eh, positive yung sentiments ngayon. So possible. Pwede rin. Off ng video tapos audio na lang, pwede rin. Pwede kaya 'yan? Pwede ba, ano? Boss? Meron ba dito? Pwede ba yun dito, sir? Ano? Eh, kaso ano eh. Dalawa rin eh. Dalawang pasok. Oo nga. Kahit yung FB niya, oh, hirap yung signal, oh. Aha. Pero ang ganda sana ng insight ni sir. Willing sumagot? Hi! Ganda sana, no? Dami sana tayong mapulot na, ano? Oo, tatantarin ko sana ng question after ng mga... Ano, pwede natin ano, ilatag yung question dyan sa, ano, sa FB. Sige, sige. Yung mga question nyo, i-copy-paste ko sa FB niya. Ilatag natin. Para pag kung makapasok siya, pwede niyang sagutin. Or pwede niyang sagutin sa ano. Basahin na lang niya ng question. Basahin na lang natin. Or kung gusto niyong sagutin, ano, kung matatagalan yung pasok. Kasi dalawa rin yung kuha niya. May open yung FB niya, tapos open yung StreamYard niya. Yan. O baka phone yung ano, sa FB. Sayang, ganda. Ganda ng mga sagot ni sir. Pasensya na mga ka-traders at ka-darling. Kaso sa suggestion ni Farmer Baker, yun, audio daw. Kaso sa StreamYard, parehas lang yung ano eh, audio tsaka video screen ng pasok eh. So, ganun pa rin yung bigat. Try kung stop yung cam ko ah. Ganun lang din eh. Sabagay. Kasi isang icon yung ano eh. Lumilitaw pa rin eh, no? Oh, litaw pa rin yung ano eh. Ang... pinalitan lang yung ano mo. ID. Parang gano'n. Sige. Yun. Tama, tama. Sige, hintayin natin. Huwag kong unang o-on yung aking video. Sir, ito na kaya ang start ng bull run ng PSE natin since nag-start na mag-accumulate ulit ng foreign. Yun. Pwede. Pwedeng mangyayari. Mag-break niya yung ano. Mag-antag nito. Mag-higher high tayo. Pwede na. Pwede nating sabihin. Pero, ayun, ang sa nabanggit namin kanina, may ano din yung election sa US. Di pa natin alam kung anong mangyayari doon. So, isang ano pa yan, isang factor yan. So, pwedeng hanggang doon yung dip or magtuloy-tuloy. So, depende. Di natin alam. So, based sa chart na lang tayo ng index. So, kung mag-higher high siya, so, isang sign na yun na bull run. Ang tanong na lang kung hanggang saan. Buo na uli ang weekend ko, sabi ni sir. Oh. Salamat, may mabuting pusong trader na tulad nyo. Huwag kayo magsawa, tumulong. Ayun! Ayun! Shout out kay Mang Kinornot. Kailan daw na maririnig ang boses ng Buddha? Sinong Buddha yan? Ayaw. Kailangan ng padulas si Buddha. Ayaw magano. Ayaw makyat. Mang Kinor. Kailangan pa ng padulas. Nahihiya si Buddha, nahihiya. Ilang beses ko nang in-invite, nahihiya daw siya magsalita sa live.
Yun. Shout out ka, Sir Noel. Wala pa, wala pa. Pero nakita niya yung ano ko. Ay, nag-message na. Wait lang. Ah, sabi niya, nag-reply lang kasi nahihirapan siya, no. Sabi niya, it's going to add capital to Dennis Uy Resorts and Gaming Business. The problem with that. Ayan na. Ayun. Yan. Yay. Sir. Sir. No, nagpuso li yung video. Hello po. Niya. Yes. Yeah. Yan, sir. Yes. Naririnig ko naman po. Okay, yan. Okay. Sir, yung FOO ng PHR, paano? Ikaw po. Ah, alam ko na, sir, winning trades. Para hindi tayo mag-anuan. Ikaw na lang magtanong. No? Para isa na lang. Support lang ako. Hindi, pag kasi magtatanong ako, delay kasi yung dating ng message sa kanya eh. Okay, pwede rin. Oh, yung mga nandito naman, lang lang din naman. Sabi niya dito, the problem with that, however, is the prospect for the gaming sector which is still quite dim giving the pandemic. Oh. Kaya medyo mababa talaga yung bigay nila, ano? Oh, so comment po yung reply ni sir, ha? Oh, sige, sige. Copy paste mo na lang. Ayan. One. Two. It's going to add capital to Dennis Uy Resorts and Gaming Drive Business. Wala pa, ayaw pong magmakyat sa ano. Wala, delay. Sa YouTube nandun na, na-delay yata sa, ano, sa stream. Ayan. Oo. Oh. Ay, yung word cut. Nain muna natin isa. Oh. Tanong natin, it's going to add capital to Dennis Uy Resorts and Gaming Business. Ito yung FOO. Mm. Yung PHR. Then the problem with that, however, is the prospects for the gaming sector which is still quite dim even yung pandemic. Oh, tama. Kasi wala tayong tourist ano ngayon. Pasok. Tama. So, takot pa lahat, takot pa lahat. Takot pa mag-travel. So pwedeng sigurong sa gaming online. Online yung ano. Oo nga, alam niyo, eh, kung sa mga hindi nakakalam, no, yung PHR, no, formerly, yun yung H2O Venture. H2O dati yung... Oo. Ang ano sa PHR, yung maggagawa sila ng casino mismo. Casino hotel sa ano, Cebu. Oo. Mactan ata. So, may Mactan area. So, yun. Kaya kailangan nila yung capital para ipatayo yun. Parang ano, parang Suler, Kada, yan mga ganun. Yun? Parang Cebu naman. Cebu yung tama. Location. Power. Tapos, noong 2018, no, naging subsidiary siya ng Odena Development. Nang between its former parent na si Jollibee Holdings Corporation and Odena. Okay. So, ang director natin ngayon dyan, Chairman Dennis Uy. Yes, Dennis Uy. Under pa rin sa Udena. Udena. Oh. Tapos, under ng Udena, madami. Chelsea, yan. Dito. Dito Tela. Tapos, yan, PHR. Mga Udena yan. Malaki ang Udena. Tapos, kaya sana, si Dito CME dapat maging Udena yan. Pwede rin. Iyan nga eh. Tingnan natin. Hindi. Yan yung i-Odena siya, yung holding company si Odena, tapos si Dito CME palitan ng Dito Tel. Hindi.
ang nangyari kasi, ang bumili sa ISM ay Udena. Tama, tama, tama. So, sila bumili. So, mas, ano, mas maganda kung ano. Gayahin nila yung now. So, ano, ayun na si Sir Japet. Yan. Hello po. Ayun, hello? Tanong natin kay ano. Tanong natin kay Sir Japet yung about sa ano, dito sa ME. Anong possible na mangyayari dyan? Maging Udena ba o dito tell yan? Hello, sir. Well, with Dito CME naman po, if you're going to look at its current structure, hello, hello, yes po. Hello? Okay, hello? Go ahead. Okay naman po. Okay, okay. Ayan na. Pero I think naririnig tayo ni Sir Japet. Eh. Delay lang, delay. I think delay, okay. Na. Tsaka yung bato ng ano. So, tingnan mo, pagpasok niya si Dito agad, na, na-capture niya yung pinag-uusapan natin. Yung video lang niya, tsaka yung pag-reply niya yung audio. Pero narinig tayo. Dapat pala, nanalo rin yung kay Jabit, no? Para interspace, intergalactic signal tayo. Kasi bagyo nga eh. Paano, isa rin yun. Para paano yun? Yung bismo puno ng tubig. Isa din yun. Kulit eh. Ayun, yun ata yung ano kay Nao. Yung inaano ni... Ano? Ang tawag nito? TH? May yung kay ano? Kay... Elon Musk. Oh. Ganun din ata ang ano nun eh. Technology. Ang sinasabi niya? Or something? Yan, pwede na ba tayo sir mag-add tranches sa mga nag-breakout na stocks na hawak? Paano po ba kayo mag-add tranches? Dami ko kasi nasakyan sa mga top picks niyo sir. Nako, sa akin pala to. Nag-a-add ako tuwing dip. Hindi ako nag-a-add sa ano. Pag umaakyat, habang umaakyat, pinapaakyat ko pa lang. Tapos kung may mga resistance na, pwede ako magbitaw ng kaunti. Tapos, gaya nung now, ang bili ko sa NAO, nasa 2.2. Nung pumalo ng 5 or 6 ata, dun. 4 ba? Yung unang palo? 4 something. O, nagbenta ako ng kaunti. Tapos nung nag-drop ng 3, bili na naman. Dagdag naman ako. Parang ganun. So, hindi ako nagdadagdag ng nasa taas. So, tuwing dip lang. Antayin nyo yung dip. Antayin nyo yung ocean dip. Oh, yun. Ocean dip. Ocean dip. Yun, oh. May pakanta pa kayo sa akin, ha? Baka naman. So, yan. Tsagayin nyo lang. Huwag kayong ma-FOMO kung sobrang taas na. Kasi mangyayari, ang nangyayari, sa transit nyo, konti lang yung bili nyo, gusto nyo ma-ride agad na madami. Okay lang yun, kahit konti lang yung naipasok nyo. Makabenta lang kayo ng half nun. Oh. Iwanan nyo ng base para kung mag-dip ulit, may base na kayo. Pasokan nyo ng madami-dami. Oh. Tsaga lang. Huwag niyong madaliin yung pagyaman niyo. Tahan-dahanin niyo lang. Sabay pakape-kape kayo. Yun. Baka naman. So, yun. Ang sekreto lang naman, sa chill lang. Okay, magmadali. Ang nangyayari kasi sa, ngayon, kalimitan, pag makakita kayo, oh, laki na ng ano ko. Tapos dagdag kayo ng dagdag. Inasa ituktok na dagdag pa rin kayo ng dagdag. Ang average nyo,
aakyat. Ngayon, pag dip noon ng malakas, kakabahan na kayo. Uy, sayang yung gain ko. Ah, lalabas na agad kayo. So, ganun. Ganun yung mga scenario yung nakikita ko. Tapos, dip lang pala ng kaunti. Ano na naman? Tawag nito. Needle lang pala yon. Biglang balik. So, parang nipagpag lang kayo. Maghahabol na naman kayo sa itaas. Diba? Kasi sa ngayon, iba ang PSE. Parang bottom na tayo, mangyayari. Kasi mag-open na economy. So, depende na lang kung i-close ulit. So, yun yung risk doon. Eh, kung mag-open na yung economy, yun yung papuntahan natin. So, kaya, sayang yung base nyo kung ibenta nyo. Ganun din. Halos lahat ng stocks. Sir Eddie, lahat ng stocks ngayon recovering lahat. So, alam nyo na kung recovering lahat, di ba? Pag mag-recover ang stocks, saan ba papunta? Tsagain nyo na lang. So, kung gusto nyo magbenta, gusto nyo laruin yung bawat ano, bawat swing, kasi kung uptrend yan, hindi naman yung tuloy-tuloy na uptrend. So, anuhin nyo na lang yung resistance. Meron tayong mga tutorial na anong paano makuha yung resistance. Free tutorial yan sa channel natin. So, panoorin nyo na lang panoorin. O, bawat resistance, bentahan nyo. Tapos pagbabalik ng support, pasok kayo. Dagdag kayo. O. Ito lang, di ba? At least, hindi yung average nyo, hindi masyadong ano, aakyat ng todo. Yun, ang juicy naman yan. Nagturo. Nagturo. Oh. Nag-aantay kayo, tayo kay Sir ano eh. Mamainip sila. Sayang naman yung 29 million viewers natin. Tama, tama. So yun, panoorin nyo lang, panoorin yung ano, free tutorials natin. Ayan, na sir. Support and resistance sa channel natin. At pa-subscribe na lang. Kasi kasama to sa ano mo eh, stock pick mo eh. Eh yung BPI daw, yeah. Pwede ba pang bumili kung ngayon pa lang sila papasok? Tingin mo? Nako. Hindi ko na-check yung ano. Pero sobrang akyat na BPI eh. Lampas 10% na ata. BPI. Untog na index eh, antayin nyo na lang. Bakit ngayon pa lang kayo papasok? Linggo ko pa ni-release yung top 5 natin. Oh, ano, baka ngayon lang sila nakapanood. Ngayon lang nakapanood. Ayun. Oh. Ayun, okay. Pag mabasag siguro yung ano. Tour din kasi ito eh. Pwede naman siguro, dahan-dahan lang. Huwag niyong biglain. Oh, huwag niyong biglain. Huwag all in. Dahan-dahan lang. 30%. Ah, yan ako. Iakyat ko yung ano. So, yun. Mag-chart muna tayo habang wala si Sir. Habang wala si Sir. Para hindi tayo mainip. Hindi kayo mainip. Ayun oh. Mayroon tayong resistance. Sa 80 something. Ah. Oh, 78. So, ngayon nag-form ng TOR. Oh, pwede kayong ano. Kung gusto nyo pumasok. Oh, 30%. Ah, ganun, sa allocation nyo. Pwede. Para kung mag-cut kayo, konti lang. Tapos dagdag na lang kayo pag ma-break to. Confirmation, ma-break yan. O, dagdag ulit, 30%. Tapos kung ma-break yan, tuloy-tuloy, pwede niyong gawin yun. Pero pwede kasing mauntog lang dito eh. Pwedeng mauntog pa dyan, oh. Pag mag-break yan, pwedeng mauntog lang dyan. Pwede, ha? May possibility. Yan. Kasi malakas tong resistance na yan. Yan. So, pwedeng mauntog lang dyan. Based sa index, yan, sige, ay. Ganun din ang index eh.
near resistance na yung index. Ayan. Ayun, nag-reply si sir ha. I-comment ko lang ha para sa dito. Oh, ayan. So, yan oh. Malapit na yung ano resistance ni index. Sino ba yung nagtanong? Si... No worries, sir. DPI, oh. Yun. So, yan yung mga blue, yun yung resistance. Ito, nabasag niya. So, ito yung next. So, pwedeng mauntog dyan or pwedeng lalampas. Pwedeng mauntog dito. Yan. Or pwedeng lampasan niya dyan. So, may malapit na resistance. So, may malapit na resistance tayo. So, parang ano din, si BPI. Pwedeng mauntog dyan or ano. Pero, tingnan nyo yung mga ano news sa Pinas. Mukhang maganda din naman atang news sa Pinas eh. Sana mabasag niya yan. Gayahin niya to. Ito yung tinitingnan ko nung ano, sabi ko nung Wednesday, nung midweek natin. Gayahin niya yan. Pag gayahin niya yan, maganda. Tuloy-tuloy yan hanggang dito. Or 7K level. Sana. So, kung malakas yung index, isa yung BPI. Yan. Ang BPI, isa yan. So, kung mabasag yung ano, 6566, mabasag din itong 78 ni BPI. So, yun. Yun yung masasabi ko. Nasa near resistance. Pwedeng dahan-dahan lang kayo ng pasok siguro. Kung nahuli kayo. Yun, boss, nag-comment si Sir Japet, pinost ko. For dito CME. Ayan. So, for dito CME, looking at its current structure, it still doesn't have D to tell. It plans to have indirect interest in its once it gets through regulatory approval and execution of transfer documents. So, wala pa. So, yun. Interesting. Sabi niya sa akin, tried niya daw pumasok uli. Ngayon, if on this try talaga. Ayan si sir. Ayan, engineer ko na. Dito na si sir. Doon. Doon. Yehey, sir. Yehey. Welcome back, sir. Ayan. Tanungin ka agad natin. Election sa US, sir. Anong ano effect sa Pinas? Hello, Sir Japet. Yes, hello po. Hello. Hello. Yes, hello po. Thank you po. Hello. Yes, sir. Sige, yes. Sir. Sige ka namin. Laglag. Nalalaglag yung ano. Yung nga, nalalaglag si sir. So I guess sabihin ko na lang sa kanya kung ano, risked na lang natin siguro dahil sa ano niya. Boss. Sige, ganun na lang. Sige. Ba, ano mo na lang, i-chart na lang tayo ng kahit
limang stocks tapos okay na tayo para hindi naman masayang yung gabi. So, ngayon, boss, kasi mag-Lunes, sa Lunes na yung IPO ni Converge, di ba? Anong tingin mo ngayon kay dito, yung chart niya? Tapos mag-input din ako ng ano, ng insight ko. Ay. Wala. Dito. Yun. Dito, mabasag yung, ano ba yung sabi ko, pinost ko? 7. Magmabasag yung 7. Tuloy-tuloy yan. Yun. Yun. Dapat mabasag niya yan. So, kung mabasag niya yan, tutuloy yan. Mukhang, kung malakas si, ano, si Converge, mahila to si Dito tsaka si Now. Telco ulit. Kung malakas ha, pero kung buhusan si Converge, may something. So, ang susi dyan, ano, mabasag yung 7. Inaabangan ko tong 7 mabasag. So, kung mabasag yung 7, alam nyo na. Party ulit tayo, boss? Oo. Pwede. Pwedeng mangyari yon. Party people! Yeah, yan yung ano ko. Basta mabasag yung 7. Sa pinakita niya, maganda eh. Diba? Favorite pattern ko ito eh. Oh. Ascending. Ascending. Gumawa siya ng ascending triangle. Yun. Tapos, nasa ano pa lang? Ang ganda. Nasa 70 oh. Yung RSI. So, yan. Pag mabasag yan, malamang kung mabasag yung 7, lampas ng 70 yan. Ay, lampas na nga ata eh. Ilan ba ito? Oh, around 70 lang, 70.8. So, ang susi ko sa kanya, ito. 7. Dapat malampas yan yung 7. Oh, pag nabasag yung 7, boss, ano yan? Tingin mo ang, ano, ang palo niyan, hanggang saan? All-time high na ba to? Hindi. Ayan. Nasa 60 ang 8. All-time 5. High. Oh, 8.5. Pwedeng 8.5. Yun? Oh, 8.5 o 8.6. Oh, pwede. Yan yung ano, distance. Makapagsukat nga ngayon. Okay, pwede. Or ano pa ba? Ano bang... Sabagay, 25-27% na lang yan eh. So, kaya na yan. So, hindi pa natin alam eh. So, mula ngayon, ilan na? Oh, 27%. Oh. Sana, anuhin na niya yan. It's time na, it's time. Now is the time dito. Yeah, time na dito. Sayang yung upo natin ng ano eh, piso eh. So, dapat, ano, dapat mabasag niya yung 7. Kasi pag hindi niya mabasag yung 7, pwedeng babalik ulit yan dito sa 6. Ah, ganun lang siya. Sideways pa yung alam, sideways, no? Sideways. Paano ba itong, yun, brush? So, kung mauntog siya dyan, pwedeng ganun. Tapos, ganyan. Mas maganda sana, para may buwelo siya, para sa next year. Eh kaso nga lang, may Converge IPO, so malamang gagalaw talaga to. Oo, ang Converge IPO, mahihila niya lahat ng telco. So abangan niyo 'yon. If kung malakas si Converge, if bubuhusan si Converge, mahila din niya at mga telco pababa. So sentiments wise 'yan. Yan yung tingin ko. So dapat nung nag-dip, nakabili kayo noon dito. Ang daming ano, deep dyan. So, yan yung sinasabi ko, deep. Yung mga nakabili ay yung mga gustong mag-tranche. Antayin nyo yung deep, di ba? Binigyan kayo ng from 8 to 5, di ba? Ang laki ng deep niya yan. Yan yung abangan nyo. Huwag nyong habulin yung mga ano na. Lalo na pag may naka-ano kayo, may position kayo sa baba. Huwag yung abulin niya.
Bentahan nyo dapat yan. Yun. Bentahan nyo dapat. Yeah, oh. Kung nakabili kayo, ah, kung nakabili kayo sa ilalim. Ang nangyayari kasi, yung mga malalaking kandila, dyan pa lang yung bibili. So, dyan kayo naiipit. So, yan yung iiwasan. Kung position player kayo, abangan nyo yung maliliit na kandila, doon kayo bibili. Lalo na sa mga di. So, yun yung masasabi ko. Ayan. Sana. 8.6 siguro. Kung mabasag yung 7, baka 8.6. Yun. If lalampas dyan, yun. Sarap. Party-party na yun. Yun. All-time high na ata yan eh, di ba? Oo, so, yan ang naman yung nahantay natin. Gusto ko. All-time high na yan. Power all-time boss. High. Parang ano, parang AC Energy, di ba? All-time high na. Ayun, no? May nag-comment ata dito AC Energy. Pero sa AC Energy, ingat-ingat na kayo. Sobrang taas na ata ni AC Energy. AC Energy. Pero mahal na mahal ng foreign siya na. AC Energy. Ayan, oh. Oh. Ayala yan, eh. Oo. Oh. Baka naman bibili kayo dyan, ha? Antayin nyo yung dip. Antayin nyo yung ganito. Yeah, nagbibigay ng ano eh. Hindi yan tuloy-tuloy si ano, si AC Energy. Nagbibigay yan sa mga ano, gustong pumasok. Ayan, oh. Nakailang box. So, yeah. Nagbibigay yan siya ng ano, accumulation. So, abangan nyo yung accumulation. If hindi pa kayo nakabili, abangan nyo yung mga ganyan. So, yun. May nagtanong dito ng ano eh, AC Energy. Eh. Sir, malaki harang sa 4. Ay, dapat lang. 6.8 million. Eh, magkano na naman inangat niya, oh? Ilang percent na inangat niya? Dapat lang na harangan yung 4 niya. Ilan na yan? 20? 20% yan sa 4. Ah. Oh, sa 4, 23%. 22%. Oh. Mula sa breakout ng box. Oh. Dapat lang naharangan yan. If nakabili kayo dito, ang nangyayari siguro, dito kayo bumili. Kaya tatakot kayo niyang harang sa 4. Dapat yan, kayo maghaharang sa 4. Kayo ayaw magbibenta. Para kumita kayo. Ganun. So, isang advice. Depende kasi sa ako kasi, position player ako. Hindi ako bumibili ng ganyan, umaakyat. Pero, hindi ko lang alam kay ano, kay Batman. Ano ba strategy mo, Batman? Baka naman. Baka naman. Eh, pag ganyan, busan na yan. Oh, busan na. O, kay Batman yan. Wala ano, nakalabas na si Batman yan. Hindi, pwede naman kasing maging, anong tawag dito? Depende kasi sa skills yan, di ba? Kung anong play, okay. Anong play nyo. Pwede maging irrational ang market for a long period of time. Like, kagaya ng pagangat, kagaya din ng pagbaksak. Ang titignan nyo lang kasi dyan, una, dapat aralin nyo yung volume, no? Para isang key indicator yon. But tama kayo, no? All-time high to. Wala so, tong ano eh. Yung mga momentum trader, dyan sila pumapasok, no? But if you would see the RSI, so, isang kembot na lang, yan na yung may yan. High peak niya dati na 90. 90 ba o 88? Meron siyang 90 88. Dyan. Mga meron 90. January 2019. 88 to, 88 yan. 88. Yan. So, anyway, 88, ang RSI natin ngayon is 84. Oh, meron ka na ano. So, baka 4. Baka isang kandila na lang. Basta 88. Baka untugin niyang 88.
Kung mga ganyan na, wala pa kayo, huwag nyo nang habulin. Hayaan nyo na. Palampasin nyo na. Oo. Kaya nung kay Sir, hanap kayo. Or, maglagay kayo ng isang paborito nyong MA. Okay, ha? Maglagay kayo ng isang paborito nyong MA. Pag nag-retrace sa MA at nag-bounce doon kayo bumili. O, oh, kaya na. Yung paborito ano po yung MA? Paborito yung MA, sir? Buse! Ande, para kay ASA, ASEN, nire-respeto niya yung MA20 dyan. Open ka ng MA20, boss. MA20. Para may konti tayong... Ay, dalawa. Okay na yan. Yan. 20 natin. Blue. Kulay blue. Yun. Yan, pwede na yan. Oh, yan. Yan, no? Salong-salo. Eh, di, pag nag-submit yan at nag-bounce, doon kayo kumuha. Oh, dyan kayo bibili. Ayun, tama nga, oh. Oh, sa box. Oh, kung bumili kayo dyan. Yun. Pag umangat sa... Yeah, kunwari, bili ha? Hindi benta ha? Bili. Oh, bili. Oh, yun. Ayun kasi ang bentahan. Bentahan na yan, sir, ma'am. Yung mga sinasabi nyong tawag na harang na malaki, ayun, malamang bentahan na yan. Unahan nyo na lang. Kung malaki halang sa 4, benta nyo na 3.99, 3.98. Mauna na kayo. Kung ako sa okay, inyo, matatakarang. Oh, pwede naman tayo maging wrong, no? Pwede niyang magparang haven, no? Oo. Pwede. Pero siyempre, kung gusto nyong sakyan, benta lang kayo ng kaunti. Diba? Para may pang trail stop kayo, depende sa strategy niyo. Kasi sa tingin ko kasi dito, boss, kung luluubin, no? Kung luluubin talaga, mauntog yan sa 410. Yan ha? 410 daw. 410. Yan ang TP1 ng mga Batman sa 410. Batman daw. Okay ha? So, may magkakaroon ng selling pressure dyan sa 410. Ngayon, hindi ko lang alam kung bago niya abutan yung 410 na yan, sa 4 pa lang, kasi meron na 6 million dyan na harang eh. Oo. 6.8. Sa 399, may 1.41. So, that is also already equivalent to 8.2 million. Sa 390, meron 1 million. 1.2. Ay, pakita natin yung bid tsaka yung left para ano. Para makarelate sila. Yun. O, kita niya yan. Yan, yan. Tama, boss. Sa 390, meron kang... 1.25 million. Tama. O, sa 399, tignan mo, boss. O, 1.4. Sasabayan ka uli ng another 6 plus M. O, 6. Ah, dito na ako. Dito na ako. Ngayon, titignan nyo ngayon, mga sir, mga ma'am, mula sa closing price niya ngayon, hanggang dun sa malaking harang, ilang percent na lang yung mahahabol nyo? Oh, ayan ha. Alam nyo na posisyon ni Batman. Oh, si Batman nagharang niyan. Oh. 4.10 daw. Joke lang. Hindi, tignan nyo na lang ha. Sa 4, sir, may 2.94 na lang kayong hinahabol. Oh, wag na. Kung ano, oh, yun, sa 4.10, may 5% na lang kayong hinahabol. Alam nyo bang parabola na yan? Almost 90 degrees na yan, no? Oh. 2.34 na nga lang eh. Oo. Oh. Ah, paano ba? 10. Huwag na tayong greedy. Pabayaan nyo na yung percent na yan. Pambihira. Unahan nyo na lang. Unahan nyo na. Tapos, ano para makasalanan sa baba. Yung... Ano niyo yung 3%? O kahit sa 3.95, 3.9, o dahan-dahan na. Kahit dyan nga, pwede na kayong mag-bet. Dahan-dahan. Pag opening book, ano, sa Monday.
Pwede na. Pero depende sa inyo kung lahat or ano. Depende. Tama, tama. And wait up. YBA 2-4. Bound na for corrective yan. Corrective wave. So, titingnan nyo na lang. Oh. At kahit pwede maganda yan, kung may news man maganda yan, magkakaroon ng sell on news. Oh, pwedeng isang indicator yon. Mag-news sila. Kasi 4 days ago, kaya umangat pa yan eh. Di ba nga yung sa India? Oh. Solar farm in India. Yun, sa top 5 ko dito yung pasok ko. Ayan, top 5 mo. Ko dito yung pasok ko. So, nakatatlong, ano, 1, 2. So, kung i-base nyo yung akyat niya eh, tuwing nag-break ng ano, nag-break ng box. Sobrang taas na inakyat niya, no? So, alam nyo na, mag-create ulit ng box yan. Siguro. Yun, yun ang maganda dyan, mag-post days. Oo. Siguro, i-correct nila yan, sobrang taas na ni RSI eh. O, tingnan mo, daan-dahan yung RSI niya eh, tingnan mo. Tingnan nyo to. O. Dito muna sa 74 level, tapos create siya ng box. Balik sa 50, tapos inakyat na naman niya hanggang 76. Balik na naman ng 50. Dahil sa box, tapos inakyat na naman niya ng 80. So baka babalik na naman yan sa 50. So mag-create niya ng box. Diba? So yun ang abangan kung saan. Pero kung ang position ay nasa baba, pwede kayong dahan-dahan na magbenta dyan. Pero kung nakabumili kayo dito sa Ituktok, ayun yung ano, mahirap. Yun. Yun ang mahirap. So, sino ba yung nagtanong ng AC Energy? Ano bang position nyo sa AC Energy? Anong AEP nyo? Si Ma'am Nessie. Parang hindi kayo ma-ano. Para malaman natin kung anong sasabihin natin sa inyo. Anong bias namin sa... Meron kayo, sell half. Ayan. Ayan, may sinasabi si Mike Aguilar. O, 0.11 daw yung 1.618 level ng FIBO. O, ayun. Ayun yung sinasabi ni Batman na 0.10. So, pwede niyong gamitin din yon. Pero kung nakita niyo yung mga harang na yon, eh, 2.03% lang naman yun. Huwag niyo nang pag-aksayahin yun, Mac. Ano? Makuha yung 3%. Kung meron na kayong, kung nakabili kayo ng 3, kakailan na kayo ngayon? Oh, 26% na kayo ngayon. Eh kung umakyat pa yan ng kaunti, so near 4 kayo bibenta, pwede pang mag, ano, pwede na yung 25%. Saan nyo kikitain yung 25%? Diba? So, oh, kung papasok pa lang kayo, yun. Antayin niyo yung dip. Yun. Okay. Power. Yun. Ano pa ba? Oh, ano na? Dalawa na yun. Oh. Dalawa na yun. Itong M-wide. Oh, M-wide. M-wide daw. M-wide. Atlo. Para makapag-dinner na ako. Hindi pa ako nag-dinner. Yeah, no. Galing pa ano. Harabas yun si ano. Si Batman ngayon. Wala alas 10. Nasa monitor na ako. Alas 10 ng umaga. Oh. Tuloy. Ay, nag-live ka ba kanina? Hindi. Meron akong one-on-one tutorial na umaga. Ayun, gumaganda eh. Ginagawa ko. Yun. Power. Oh. Kung meron siyang micro mini inverted. Ayan. Oh. Ano to? Head and shoulder. Oh. Oh, yan. Diba? So, yan. Mabreak yan. Party kayo dyan. Paano ba yan? Ayan. Ganito na lang. Oh. Party oh. People. Yan. Oh. Inverted head and shoulder yan, di ba? So, alam nyo yan. Ang susi dyan, mag-break niya yan. So,
ng tingin lang. Mata-mata. Oo. Alam nyo naman natang paano sukatin yung ano, di ba? Yung financial girl. Oo. Alam nyo naman siguro. Pero sa ano, sa anong tawag doon? Sa top 5 ko, dito ko ano yan, kumabasag niya yan eh. Ito yung target oh. Oo. Diyan na kayo. Ang juicy naman yan. Oo. Pag mabasag niyo to sa top 5, mabasag niya yan. Oh. Kung kaya niyo mag-hold niyan. Yun ang tanong. May yun ang tanong. Kaya niyo mag-hold yan. Kung gusto niyo nang kumita ng bagger, kaya niyo bang upuan yan? Yan ba to? Galing dito ha, sa breakout. Wow, 80%. Oh, almost a bagger. Almost a bagger. So, pwede na. Kahit hindi bagger. Basta almost a bagger. Pwede na yun. Papatusin nga natin yung AC energy na 20 to 30%. Di ba? So, sana mabasag niya yan. Ha? Head and shoulder. Inverted head and shoulder. So, MY. Ano pa ba? Itong RCI. RCI, tulog eh. Pangaba na yun. Sulitin nyo na. Yung maganda. Ah, maganda na lang. Tulog ito yung RCI eh. Kung gusto nyo. Ang RCI, hindi mabasag yung 130 ata. Pasadahan natin lahat yan bukas ng gabi. Yun. Kaya ano, may ano ka ba bukas? Oo, stock review. Ayun, may stock review si ano, si Batman bukas. Pasadahan nyo. Ah, pasadahan natin yan. Sige, request nyo lahat. Kahit yung 300 na stocks. Ayun. Anong bukas oras? Na. Anong oras? Gabi? Alas 8. Oo. Oh. Ayun, GFC video. Last 2. Ayun. GFC. Ang taas na rin ng GFC. Hindi kayo bumili nung ano pa lang, 1.4. Ayun, oh, parang pinakita ni ano, nakita mo ba yung kanina si MY? Naghang ng ano ko. Nangyari dito sa... Ayun. Oh. Kung si MY kanina, nag-create din ng ano si GFC oh. Oh. 'Di ba? Tatlong smiley. Inverted head and shoulder. Oh. Oh. 'Di ba? So anong nangyari kung na-break 'yon? Oh. Imagine niyo na lang. Hindi ba magkatotoo yung tipiko? Gayahin niyo si GFC. So possible, 'di ba? O, ganyan. O, ganyan yung tipiko dati. Ay, yung sa MWide eh. O. So, parang ganyan. Parang lang, ha? Parang. Power. Parang kailan. O, meron kang ano, o. So, 35%. O, kung bibili pa lang kayo ng GFC, alam nyo yung resistance na yan, ha? Baka bibili pa kayo ngayon. Nag-call tayo kay GFC. Di ko alam, dito ata yun sa Tor eh. Dito yon. Dito ko ata nakita ko to eh. So, dyan ata tayo eh, September 28. If I'm not mistaken. So, yun. So, yun yung nangyayari. Right? Nung kumawala sa head and shoulder, alam nyo na. So, yun lang. Kaya ngayon, ang index natin near resistance. So, ganun din yung mga stocks. GFC. May resistance din. So, kung hindi pa kayo nakabili, for me, kung position trader ako eh, so, wag sa akin, hindi na ako bibili ngayon. Huli na. Antay na lang muna ng panibagong setup. If ever. For me, ah. Pero kung gusto nyo ng, ano, exciting momentum, basta marunong kayong lumaro ng momentum. Oh.
Kasi tingnan nyo, oh, 87 na RSI, sobrang taas na yan. Overbought na yan. Kumbaga. So, antayin nyo ng ano, antayin kayo ng setup ulit. Pero matagal-tagal pa yan. Kasi magkikreate niyang setup eh. So, depende sa inyo. Video na tayo. That's yeah. Para makakain na si Batman, kawawa naman. Oh, si video, malayo, malayo pa pala si video. Oh, hindi pa nakawala si video. Kasi binuhusan ng ano to eh. Foreign eh. So, kaka-breakout lang ng video. Yan. So, kaka-breakout lang niya. So, nag-create siya ng parang tour or post-taste. So, pwedeng tumuloy-tuloy or pwede niya itong balikan. Hindi ko lang alam ha, kung mag-close the gap. Kung mag-close the gap dyan, maganda dyan, dito ta kabibilisan. Yung resistance niya dati na naging support. So, power. Pwedeng ganyan. Ah, maganda yan, mag-retrace muna. Maganda mag-retrace muna para makapasok tayo. Yan, yun na. Actually, yun yung goal natin dyan, mag-retrace. Oo. Dapat hindi tayo yung nagtutulak sila. Oo, sila. Tayo yung... Sila dapat. Tayo lang. Tayo ano. Sila. Pabalikin nyo. Huwag kayong, pag ano, huwag kayong attack. Madaming pagkakataon sa market. Madaming opportunity. Hanapin yun? Nyo lang. Yun. Yun ang ano doon. Nice advice, brother. Yun. Oh. Tayo nga bulabol. Mamiss mo man ngayon, may darating at may darating ulit. Oo. Araw-araw may ano. May play. Pansin nyo, may araw-araw. Play. Hanapin nyo lang. Hanapin nyo. Kanya-kanya pa lang. Oo. Tsaga-tsaga lang. So, kasi, hindi naman, ano eh, ang, tawag nito, ang kitaan, hindi yan nakuha sa mabilisan. Kuha yan sa tsaga. Sabi nga nila, ang sa mabilis na pagyaman, do it slowly. Yun. Oh, slowly. Kaya ano, sino ba yan? Si Rapisura? Rapisura ba yan? Yun. Ano, pakainin natin si Batman. Or pwede ka pa mag-stay. Labas na muna. Kain na muna ako, mga darling. Ha? Drain na drain ako eh. Pero, alam niya naman, I'm still here. Kung nag-dinner lang ako, kahit hanggang alauna tayo dito. Sige. I-ano mo na lang. Oh, hanggang ano lang tayo? 2 hours. 30 minutes. Sige. Sige, mauna na muna ako sa inyo, boss. Ah, sige. Labas lang ako. Lalabas na ako. Ulit yung ano nila. Okay. Okay, mga darling. Thank you, Batman. Salamat. So next, AGI. Naku. Yan, breakout sa Toro. Oh. So, kaka-breakout lang. Para yung post days, pa nakapasok kayo. Dito. Tinuro ko itong tour, di ba? So, yun. Free lang yun sa YouTube channel natin. So, yun. Isang strategy yun. Saan kayo i-entry? I-enter. So, pero yung target niya, nasa ano pa lang naman. Sabihin na nating 10. So, around 10. Mahilig ako sa whole numbers. Yan, 10. So, pwede dyan. Si AGI, ano to? Reko to ni
Yung guest natin sa TNK, si Fernando. Oh, hindi nyo to binili. Dapat binili nyo to dito pa. Tagalan niya nareko to. Nung TNK, binanggit niya yan. Isa yan si AGI. Sana binili nyo. Sinong nakapasok sa AGI? Si Mangkinor. Saan pasok mo sa AGI, Mangkinor? So, ang resistance dyan, or pwedeng ano, ito na lang, para conservative. 9.8 or 9.76. O, ganun. So, sobrang taas ng kandila. Pwedeng tumuloy-tuloy, pwedeng ano yan. Pero kaka-breakout lang eh. Sa TOR. O, kaso 13% na lang eh. Depende kung laruin nyo yung 13%. Nasa yun na. Nasa inyo na. Kung mahilig kayo sa ganyang play, pwede rin naman. Para sa akin kasi, mataas na yung risk. So, RRR mo is lower na. So, sa akin, hindi ko na to papatusin. Kasi kung papasok pa lang kayo dyan, ang risk nyo is around dito. 7.9 from 8.6. Malaki na. Sana dito. Kung dito kayo nakapasok, pwede. So, yan yung basa ko sa AGI. So, depende sa inyo, ah. Wag ka iba-iba tayo ng skills. Skills. Ano ba? Nawala na ako. Mga ano. Strategy. Magkaiba tayo. So, depende sa inyo. Kaiba tayo ng skills. So, merong gustong momentum. Ganyan. Momentum. Position. Chupit. Kasi Mang Pinor ata. Mahilig sa chupit ko eh. Naalala ko dati, nag-chupit to sa PXP eh. Diba Mang Kinor? Pikit matabay lang to sa PXP dati. Ayun. Next na tayo kay John Mac. Ayan. Isa to. Bugbog din to. Si Mac. Ayun. Pa-breakout na rin si Mac, oh. So, ang susi nila, makawala sila dyan sa 6. Yan. Sa 6 level. Si Mac. Or 5.9. O, oh, yan. At makawala siya dyan. At ang ganda, oh. Kala ko nag-breakout sa Torto, eh. Pero nag-create lang siya ng ascending. Ganda. So, kung mag-MGCQ sa Pinas, ano bang, sino pong nasa Pinas ngayon? Ano bang balita dyan? Possible ba na mag-MGCQ na tayo? Luluwag na. Sa Cebu ata, MGCQ na eh. So, yun. So, kung mag-MGCQ na, luluwag na, domestic travel, pwede na, may ano na si Mac, may negosyo na si Mac. Okay, ganyan na lang. So, yun. Ito yung ano, susi. Ang pinakasusi kay Mac, makawala siya yung bibilis na yan. Sa ngayon kasi, hirap pa. Baka antayin yung MGCQ bago makawala. Tsaka ang tagal niya dito, eh, dapat dito kayo nakabili. 4.5. Ang tagal siya dyan. Eh, bago kumawala. So, nag-iipon to para dito. So, sana makawala siya dyan. Okay na tayo kay Mac.
STI. Ata si STI. O STRSSMC. Hindi, oy, ayun, recovering si STI. Ayan, ganun ulit. Makawala siya dyan. Dapat malakas to STI sa online. Eh. Bakit na ano siya? Mahina. So si KSTI, makawala siya dyan. Lalakas siya ulit gaya nito. Yan, isang bugbog din to si STI eh. So kung position player kayo, pwede yan budigahan. Tsagaan nga lang, tulog yung pera mo. Pero pag babangon naman yan, ang laki ng reward mo. O, kahit dito lang sa, ano, sa 5.56, o yan. Kahit dyan lang, pero tsagaan nga lang to. Kasi illiquid to si ano eh, si STI pag tulog. SMC. Ayun, makawala din si SMC dito, mas maganda. Ganun din, katulad ng mga ibang index stocks, nasa resistance siya. Ayun, oh, pinaghandaan nila to. Pinaghandaan nila ng resistance na yan. Makawala yan, yun, confirmation na ano. Pag kumawala yan, kakawala din yung ano, index natin. So, confirmation na pwedeng bull run hanggang Pasko. Pwedeng ganon. So, sana makawala siya tuloy-tuloy. Wala pa namang ano eh. Sayang yung kay Sir Japet kanina. Tanong ko sana yung sa ano, ang effect ng election. Anong bias niya kung manalo si Trump at manalo si ano ba yan? Biden o Biden? So, ayun. Yung SMC yun, makawala siya dyan ah. Ayan, susi niya. Makawala siya dyan. Bibilis na yan. Ayan yung mga resistance niya. Oh. O, 18%, tapos 36%. So, may dalawa kang resistance. Target na yan. Saka maganda itong project ni SMC eh. Yung airport, Bulacan. Ano pa ba? Sabi ni Ma'am Maverick, ang RSI ni AGI is 82 na. O, kaya ano, scary na. Kung wala pa kayo, yun, scary na. Favorite ni Sir Romel ata itong ano, P-Gold. 44.6 the average niya. Sige, P-Gold. Tapi good. Sabi ko nung nakaraan pa eh, last week pa na ano. Tapis na ako sa P-Gold. Dito pa na level. So ayan oh, bagsak na. 44. So di ko alam kung anong possible na catalyst kay P-Gold. Kasi never ko itong inano, sinama sa top 5. P-Gold. So ayan, parang nauntog lang siya, tapos bababa pa ulit. Kung kaya nyo pang hawakan, 44.6.
Yung sipa na lang, antayin niyo yung sipa para makawala kayo. Kung ayaw niyo mag-cut. Ayan, pwedeng sumipa siya dyan. Ayan, pwedeng sumipa siya dyan. Dyan na level. Itong resistance na yan. Pwede ano sipa nito. 4.6, oh. Basta near 4.6 na lang siguro. Bumigay yung ano niya eh. Resistance niya. Ay, support niya. Bumigay. Sa 44. Pero may malaking support naman kasunod. Tsaga lang, sir. Ayan. Ano siya sa support? So baka lalaro siya dyan. You know. Pero wala akong nakitang driver na babalik siya sa 50 level. Tapos na kasi yung ano yun. Siya yung isa sa nag ano eh nakinabang sa lockdown. So kung mag-opening na siguro yung consumption sa grocery hihina na. Kasi pwede na pumunta ng mall, kakain na sa restaurant. So hindi na bibili ng mga dilata ng marami. Ang bibilhin kung imbis na limang dilata, isang dilata na lang kasi nagsasawa na rin. So parang ganun. Ano pa bang product ng P-Gold? So, halos nabili na lahat eh. So, yun yung ano. Yan yung isa sa nakita ko. So, income-wise, ang potential niya, ihina na. Sideways siguro. Pwedeng mag-sideways lang dito. 40 to 45. Pwedeng mag-sideways dyan. So, kayo na lang bahala. Itong ano na to. Itong range na to. Ano ba to? 41 to 44. So, baka mag-sideways dyan. If bibigay yan, ayun, ibang usapan na yan. So, yun yung basa ko sa P-Gold. Sabi ni Maverick, possible catalyst, sir, kay P-Gold yung Q3 sa second week ng November. Q3. Yung income? Pwede, pero if ganyan yung play nyo, okay lang din naman. Pero based sa income, malabo na makapakyat bill above 50 siguro. Ayan o. Oh. Naglabas na siya ng ano eh. Annual income pala ito. Ito, first quarter, 1.76 billion. Second quarter, 1.63 billion. Oh, see? Mas taas pa yung first quarter. Kaysa sa second quarter. So, ganun din. Steady lang yung kita niya. Walang, ano, kung siguro doblehin niya, makikita siya ng 3 billion, aakyat yan. Pero kung ganun lang din, 1.6, 1.7 billion lang eh. Walang ano, extraordinary. So, walang drive to push the price up. So, dapat extraordinary yung income niya. Ilang percentage to? 23%. Yun. So I hope nasagot ko yung ano. P-Gold. Dito na level pa yung mga midweek natin sinasabi ko na sa inyo na yung bias ko sa P-Gold topish na. Oh, sa ano naman tayo? Fruit. Ka-trader Gio. Gio Kent. Fruit. Yun.
Umangat din ata to si Fruit. Sumipa din ata to eh. Ayan, sumipa nga si Fruit. So, isa to si Fruit sa makinabang pag MGCQ. Kasi mall-based lahat yung mga ano ni Fruit, di ba? Fruit stand ni ano. Ang mga outlet ni Fruit. Ay. So, ayan. Kumakawala na siya dyan. Sa dapat makawala siya dyan. Ayan. Isang ano yan. Resistance. One. Dapat mag 130. Sa akin nga, above 130 yan. Tuloy-tuloy yan. 1.5. At resistance niya yung 130. Yan. Isang resistance yan. 160. Kaya hanggang dyan siya lang siya ngayon. So, 130 level, makawala siya dyan. Yun, pwedeng bisitahin yung 150 ulit. Kay Fruit. Yun, sa MGCQ, isa sa makinabang itong Fruit. Kasi madami silang outlet sa mall. So, if luluwag ng luluwag yung economy, madaming taong babalik sa mall. So, isa yan, si Fruit. So, kasama yan sila ni SSI. Diba? So, SSI, pag ano din to? Nasa mall base din to si SSI. So, isa yan sa ano, makikinabang. Ayun. Pwede pa lang sa SSI, oh. Di pa pala nag-breakout si SSI. Ayun, pwede nyo itong ano eh. Kung position player kayo. Isang option to si SSI. Hindi pa ako nag-scan ng ano eh. Pang top 5 bukas. Check out to bukas si SSI kung pasok sa ano natin. Ayun oh. Sumisexy na. So, kung position player kayo, pwede rin ito option sa option si ano, SSI. So, parang si Fruit din yan. Isa yan sa makikinabang sa ano, sa pagluwag ng economy. Kasi, syempre, nasa mall yan eh. SSI, di ba? Shake Shack. Luluwag na, makakapunta na ng restaurant yung mga ano, makakain na. So, may kita na si SSI. So, isa yan. So, yan yung susi kay SSI. Antok na. Yan, may ito muna. Si Trader Russell. JGS. Ay. Mangat na rin ata ito eh. Yun, umangat na rin. So, yun, isa rin. Mabasag niya yung 670. Oh. Resistance niya yung 70 mula pa dito. Sa si GGS. Yan, mabasag niya yung 70. Sa tingin ko, mabasag niya yung 70. Parang index din to eh. Tingnan mo, mirror lang din si index oh. Wala nga lang mga gap up, ay gap down. So, ayan, Torian, o. Oh. Ring Torian. So, mabasag yan. Dahan-dahan na kayong magkano. Pwede nga kayong, ano, kung nakabili kayo nung Friday, pwede na. Tranche na lang kayo na pasok. Kaso, ang upside niya, yan, 82. So, upside mo, yan.
Mabasag sa 70, ang upside mo is 82. Oh, may 23% ka. Oh, not bad for a blue chip. Wait. Ayun, si Sir Jonathan. IDC. Favorite ko, nag-breakout ate. Breakout ba si IDC nung ano? Friday? Medyo lumakas ata yan. Bumalik. Ayun. Ayun, isang ascending triangle din. Oh. Nag-create ng ascending triangle si IDC. Semi. Ayun. Yan, nag-create ng semi-ascending triangle yan. Pag makawala yan dyan, target niyan is 3. Yan, 3 or 3.2. Tres na lang, mas maganda. Pwedeng tres or ito. Ayan o, oh, yung inuntugan niya. Hindi pa umabot. Dapat dito yan eh. For 3.2. Diyan na lang. Baka walang historical. Ito, may historical sa 3.2 eh. Dapat dito 3.2 eh. Yan. 3.2. So, mabasag niya yung ano, sa IDC. Mabasag niya yung semi-triangle na yan. Ay, semi-ascending triangle. Meron ka 20%. Mabilis lang yan pag magising yan si IDC. Ito, Bloom. Bloom. Gaming, ayun, binanggit ni ano, ni Sir Japet, yung travel nga. Wala masyado tayong tourist, ano, pumapasok pa. Pwede, local market lang. So, sa gaming, mahirap magliparan yung ano. Wala masyadong driver. Local market pa lang yung ano. Siguro pag makawala yan dyan. Pero hirap na hirap siya, oh. Hirap na hirap siya. Hirap na hirap si Bloom makawala dyan. So pag makawala siya dyan, next na tatahakin ito. 10. Merong resistance sa 9, pero mas mabigat yung sa 10. So, mahirap to. Nasa resistance level din siya dito. So, hindi mabilis. Kumbaga, hindi to mabilis ang akyat. Kasi, limited pa rin yung ano niya. Ang malaking market kasi sa atin dapat yung ano eh, sa casino, mga China player. Chinese player. Eh, wala. Walang travel ngayon. Walang ano. Walang turista. Palabas nga mga incheck ngayon sa atin. So, hirap. Hirap yung mga gaming. Tingnan mo naman sa ano eh. Sa PHR, di ba? In-offer nila na napakababa, 1.2 something ba yun? Yung FOO. Bakit? Dahil ang sentiments ng gaming,
Mahina. So yun. Eh, kaso kailangan nila ng pera pang paggawa ng ano, casino. So, kaya sila nag-FOO. Siguro, pag maano na, pwede na tayong ano, mababa na yung case siguro sa Pinas. Ang, ilan na bang ano, hindi na ako nakamonitor ng ano, number of cases sa Pinas. Sinong nasa Pinas ngayon? Nakakamonitor ba kayo? Pa-comment lang. Bilisan natin. DNL. Hello? Ayun. Mag-iipon din si DNL. Oh. Pa-breakout na to si DNL. Tour din to. Ayun. So, ayan. Ito, maganda si DNL. Kawala yan. Ayun, oh. Ganda ng ano mo. Reward mo. Mataas. Yan yung next resistance mo. 8.26 level. So, pag makawala siya dyan, oh, kung sa closing price, may 40% ka. O, 38%. So, magandang reward yan. Ayan, pwede si DNL. Last, kay DD. Ayun, ganun din kay Didi, oh. Parang Thor si Didi, ah. Okay, nakalampas na pala siya. Ayan. Sa Didi, kung nakaposition kayo kay Didi, panalo na yan. Next resistance mo is 15.87. Yan. Pwede siya mauntog dyan. Kaso 8.8% lang. So, isa, ano kasi to si, ano eh, property kasi to si Didi, di ba? So, isa yan sa ano, direct hit ng pandemic. Walang turista. Tapos yung mga office ngayon, work from home karami, ano yung iba. So, wala masyadong expansion ng offices. Tsaka businesses ngayon, nagko-close yung mga maliliit. Kasi isa sa ano ko, tenant ko ng condo ko, ayun, sarado yung business nung tenant ko. Kaya ayun, nag-ano muna siya. Hindi muna siya nagrenta. So yun, isa sa apektado yun. Oh. So kung si Double Dragon ay property to, ano to sa mga rentals ng building nila, so madaming ano, madaming naluluging ano business, so mahina yung ano pasok ng income. So isa yan. If luluwag siguro pag makarecover na siguro baka ano pa next year. Unahin mo na yung ano essentials or mga nasa malls. Siyempre, mga tao ngayon, pagluluwag yung economy, hindi naman bibili agad ng property. Eh. So, yan lang po yung basa ko kay ano, Didi. Ang nakikita ko, lalakas pagluluwag yung mga food industry. Feeling ko lang. Kasi,
sabik yung mga tao kumain sa labas ng restaurant. Kaya so isa yon sa ano nakikita ko. Kaya GFC, di ba, Liparan, Maxes, kaya yung top number one natin last week, Maxes Lipad. So yun. So yun, hanggang dito na lang. Pahinga na muna tayo. Sayang yung ano natin kay Sir Japet. So thank you very much. Thank you sa mga oras niyo mga ka-traders. I hope na madami kayong natutunan dito. Good luck in your trading journey and enjoy the ride. Bye-bye! Thank you.